Konko na guys. Ayan yung tubig. Ano ang reaksyon ng water pump? So yan, huminto siya ulit. So umilaw ulit yung failure. So ibig sabihin, walang tubig na manahigop yung water pump natin. So ano ang gagawin nyo sa susunod? Dahil hindi na pwedeng paulit-ulit nyo lang na ipipress yung reset button, kasi ganun pa rin yung reaction nya. Good morning guys, magandang araw sa inyo lahat dyan. Kumusta po kayo? Welcome back dito pa rin sa aking munting channel guys, in si MX Vlog. So ngayon nandito lang tayo sa bahay guys, at naalala nyo yung video natin guys na mayroong ipisik na hindi gumagana or nagmamalfunction. Yun yung susubukan natin dito guys, at nakabit natin sa ating water pump, deep well water pump ang ginagamit natin dito sa ating bahay guys. So yun, subukan natin. At yun, maraming test yung gagawin natin para dito, para alamin natin kung bakit hindi siya hindi siya gumagana yung kaniyang failure device. Kasi yung nangyari doon, hindi humihigop ng tubig yung water pump. Dapat sana na-detect niya yon at nag-failure siya, at yun ipigil at sa shut off niya yung motor ng water pump, pero hindi nangyari guys. Kaya yun, pinalitan natin. So dinala natin dito sa bahay natin, at yun yung susubukan natin guys. So ito siya. Ito siya guys. So ito siya guys. Kinabit na natin dito sa ating water pump. Tapos yung mga wirings niya, hindi pa natin naikabit. Ayan o, may wire pa, hindi pa nalagay yung mga wire dito guys. Yan, medyo madilim ng konti. Yan. So ikabit natin yung wire niya. Tapos dito ang kanyang buga, ito yun natin ikakabit. Kakabit lang natin, tapos maglagay lang tayo ng T papunta dito para sa gawin nating pag-testing guys. So yun, so ito babaguhin muna ko muna to, para itong maraming ano to guys, duktong. Ganito talaga kapag mga tira-tira yung gamit natin. Yan, maraming dugtong guys. So yun, baguhin natin itong valve na to. Ilalapit natin dito para makalagay tayo ng union dito, kasi maglagay tayo ng union dito at saka T para sa tester, testing purpose. So yun, so ngayon guys, putulin natin to. Putulin natin, natin to dito guys. Yan, para makapag-adjust tayo ng bagong tubo. Yan. Ito yung ilalagay natin dyan. Yan. Meron ng hub. Meron na siyang hub. Diretso na. Solbint lang natin. Yan. So guys, tapos lagyan natin ng ilbo papunta dito. Yan. Duhan natin ng ganyan. Tapos itong ating bag. Tulan natin ng kunti dito, kasi maraming dugtong to guys. So dito lang hiro, tutulan natin para madikit natin dito sa elbow. Tulan natin.
ito lang siya. Ngayon, sulbit natin dito. Na guys, ngayon ito niya siya. Sige natin ito guys. Tayo dito guys. Connection dito guys. Dikit muna natin tong ano, yun. Maluwag yata. Guys, ito yan siya. Tapos kita yun ng bulb din guys. Yan, yung tin na yan. Lagyan natin ng bulb. So ito na guys, meron lang tayong nahanap na reducer. Hindi, naggawa tayo. Yan. So gamit yung Bluetooth, makagawa tayo ng reducer guys. So sulbit lang natin to para makalagay na tayo ng doon bulb. Kailang may bulb doon guys para yan. So dito natin sa chati ilalagay ito. Yan, galing ganyan guys. Yan, yan siya. Sulbit natin para ayan. Okay, so ngayon pwede na tayo makaano din guys. Testing dyan. Gamit. Uy. Sangko man. Open natin tong bulb to. Ayan. Pag open natin to, may lumabas na tubig dito. Si direkta yan sa ano guys, direkta yan sa tangke. Itong tubo na to direkta yan sa supply ng tangke guys, para pag magkaroon ng ano dito madali lang tayo maka-access ng tubig. So yun, so ngayon para makatesting tayo, ikakabit muna natin yung wire ng EPC guys dito. Ito yung ano natin guys, push button switch. Ilagyan natin ang push button switch dyan. So yung wire dyan guys, yung tubo na to, dito dadaan sa ilalim. Yan, dadaan dito ilalim ng lupa, tapos dito, dito siya yan. Ayan yung wire nya. So yun, naka off position siya. Ayan na. So siguraduhin lang natin para safety tayo guys. Open na natin yung box. So pagkatapos ito guys, so
siya. Nakain natin tong kanyang wire sa electric pump. So yun guys, yung isa na lang yung kakabit natin na wire. Buli itong last day ground guys. Okay. Tapos na yung pagkabit ng wire natin dyan. So okay na siya guys. Cover na natin. So ngayon guys, tapos na natin dyan. So sunod natin guys, subukan natin banda rin to, buksan natin to, yung tubig papuntahin natin doon at sara muna natin tong valve na to guys. Yan, so ito ang buksan natin guys. Yan, buksan natin yan. So okay guys, testing natin, banda rin natin, tapos dyan lang natin ipadadaan yung tubig papunta doon. Kaya nilagyan natin ng gyro dyan para yung tubig diretso doon. So on lang natin guys. Ito yung switch. So yun, on ko na guys. Ayan, ayan yung tubig. Ayan, tapos yung ilaw dito guys, yung on at saka yung power. So dito muna tayo sa kanyang gauge. So subukan natin na isara itong bulb kung mataas yung kanyang pressure or nagsashut off siya. Kasi guys, kapag sinara natin itong bulb, automatic namamatay itong motor ng ating water pump. So off na natin guys, off natin ito. Ayan, tumaas yung ano, yung gauge niya. So ayan guys, gumana yung ganyang pressure switch. So ito yung nakailaw lang dito, yung power na lang. Tapos subukan natin on tong tong bulb. Ito bulb, on natin kung anong mag-iilaw dyan. Ayan, so mag-iilaw din yung on lang at saka yung power. So off muna natin. Ayan, pumitik yung kanang pressure switch. So ngayon guys, subukan natin i-open tong onion na to. Pag nakabukas to, pasok yung hangin at hindi na siya maghigop ng tubig. So subukan natin tong luwagan. Ayan, tigas ah. So yun guys, andar siya, tapos gumana na yung kanyang pressure switch. Tapos guys, subukan natin luwagan tong onion na to. Tapos kapag naluwagan to guys, papasok yung hangin, tapos hindi na siya maghihigop ng tubig. So tingnan niyo dyan yung ilaw na yan, orange at saka green. Kapag gumana yung ano, failure niya, magkukulay pula yan, sasabay na na mag-iilaw, kulay pula yung failure. So yun, subukan natin dito. Pakita ko muna sa inyo dito. Yan, oh. Yan,
higop yan, higop ng tubig. Yan o. So dito nakasara yung valve natin at naka-open yan. So yung tubig na lumabas yan galing sa water pump natin. So ngayon, subukan natin yan. Okay, itong ating luwagan itong union ng ating suction line at panoorin nyo kung anong reaction ng ating APC guys, kung ano ang kanyang reaction kapag niluwagan natin to, papasok yung hangin, titigil yung tubig, titigil yung paghigop nya. So luwagan natin. Ayun guys, ayun, milaw yung filler guys. Ayun, bumalik siya guys, bumalik pala. Ayun, bumalik. So luwagan pa natin guys yung talagang maluwag na siya. Ayan yun, ayan. So ayun o, nilaw na yung pula guys. Ayan. So ayun guys, mana naman siya guys. Bakit doon hindi? Pero pagtanggal ko guys yung nagsisilbing check valve niya, dumikit doon siya ng pinaka dulo, dumikit siya at ayaw matanggal. Kaya yun siguro yung dahilan guys, hindi makapasok yung tubig doon sa kanyang sensor device. So yun, ngayon subukan natin na itong onion na to guys, ito higpitan naman natin yan, kaluwag yan. So, ayusin natin guys, higpitan natin tapos so yan, yan mahigpit na siya guys. Ayan, subukan naman natin na paanda rin ito ulit. So ang gagawin ninyo guys, kita niyo itong reset button, ito lang yung i-press. Pag i-press, na-press natin yan, paanda rin ulit yung water pump, yung motor. So press natin guys, paanda na siya. So surbahan nyo ano ang reaksyon ng water pump. So yun, huminto siya ulit. So milaw ulit yung filler. So ibig sabihin walang tubig na manahigop yung water pump natin. So ito yung pangatlong katangian ng EPC guys, napaka importante din na kapag na-detect niya na walang tubig na nahihigop yung water pump natin, automatic ititigil niya yung kuryente na pupunta sa electric motor, kaya yung electric motor titigil din sa pag-andar. So yun, maka-stop. So sa ganitong sitwasyon guys, kahit ilang beses man nating push yung reset button, push natin ulit. So yun guys, ganun pa rin. So ano ang gagawin nyo sa susunod, dahil hindi na pwedeng paulit-ulit nyo lang na ipipress yung reset button kasi ganun pa rin yung reaction nya. Andar siya pero ilang segundo namamatay rin yung motor natin. So yung gagawin natin guys para tuloy-tuloy na yung andar niya at makahigop na rin yung pump natin ng tubig, so i-refill natin or i-refill natin yung tubig kasi yung pump natin guys wala ng tubig, naubusan na yan, kaya lalagyan na naman natin ng
tubig yan. Kumbaga, ikakati natin. So dito, meron ditong maliit na butas. Ito yung prime inlet niya. Yung intik. So ayan. Kita ko sa inyo guys. Ito ayan o. So ito yung kanyang cover, yung parang bolt dito. Ayan. Tanggalin niya yan, kaskrew yan eh. Tanggalin lang. Ayan. So makikita niyo yung butas na yan. So maliit lang ngayon guys. Yung ginamit ko dito, yung hose lang. Yung pangdilig ng laman. Ayan. So ito. Pasokan natin yung tubig na yan. Diyan. Punuin. Punuin natin yan guys. Para pag-andar, pa-andar natin ulit. Dire-diretso na yung higop ng ating water pump. So, dito. Kailangan natin punuin to guys. So, ayan guys. Lapit ng puno. So, singa pala guys. Kapag nag lagay kayo ng tubig dito. Off lang, siguro din yung naka-off yung breaker kasi minsan kapag nakalitik yung EPC natin na may tubig dyan sa loob, under yan. So yung tubig pag kumandar yung pump natin, lalabas dito sa ating pinapasokan ng tubig. So malakas yung tubig na lumalabas dito guys kapag naka-under yung pump, kaya off na lang natin yung breaker para hindi tayo mababasa kapag umandar yung pump, kasi lalabas yung tubig na malakas dito. So yun guys, puno na. So puno na siya. Ayan, cover natin. So higpitan lang natin ng mabuti dito guys, kasi maglilik to kapag maluwag. Kailangan ihigpit natin to. So ayan, higpit na. So ngayon sunod natin gagawin ay o natin yung breaker, yung switch ng motor. So bali naka ready na to guys. So yung kulang na lang yung on, pag on ng breaker natin. So on ko yung breaker, tapos tingnan natin dito kung yung ano dito EPC guys, yung ilaw niya. On ko yung breaker guys. So yun, yung ilaw dyan, yung on at saka power. Ito higop na siya ng tubig guys. So hina siguro hindi masyado may bitong. Yun, tuloy-tuloy na yung kanyang higop guys. Kaya yung EPC natin, ayan, tuloy-tuloy na yun yung pag-ilaw niya. So yun guys, okay yung EPC na tinanggal natin na hindi nagpapangsure. So yung diferensya lang niya guys, yung kanyang check valve sa loob ay dumikit, hindi matanggal, dumikit ng gusto sa kanyang kinalalagyan, kaya hindi makapagtrabaho yung ating EPC. Yung siguro yung dahilan guys, kasi ito lang yung tinanggal ko, yung dumikit siya. So ito, sayang yung tubig guys. Papasok natin doon sa
tangki niya. So ito, i-open natin to. Ayan. Close natin itong isa. Ayan. So doon na yan sa tangki. Papasok yung tubig. So pag napuno yung tangki, guys, automatic din humihinto yung water pump natin, yung motor natin sa pag-andot. Kasi pag napuno yung tangki, may float switch na nilagay tayo doon sa overhead tank. So yun, yun na siguro yung ano, guys, yung video natin. Hanggang dito lang muna siguro, kasi ito yung PC na to, yung ginamit natin doon, yung isang video na hindi gumana. Pero dito, ayan, okay na siya, guys. So stable na siya. So lahat ng katangian na mayroon siya ay gumagana na dito. So yeah, solve na yung problem natin. Yung tinanggal natin doon sa ating customer ay dito, kinabit natin dito sa ating water pump para dito tayo magkapag-testing at masuri natin kung ano talaga yung diferensya na o bakit hindi siya gumagana. Pero ngayon, gumana siya dito, guys. Gumagana yung mga katangian ng isang APC. So ganyang high pressure switch, ganyang automatic shut off, yung kanyang failure function gumagana na. At yung kanyang ano, guys, gauge, yun, gauge niya gumagana rin. So yun, subukan natin, guys, sira ulit itong bulb. Tapos taas yung pressure na dyan sa loob. Ayan, sara ko naman, guys. Ayan, oh, tumalo sa 40. Guys, yung gauge natin mamaya konti. Ayan. So ayan. Pero yung ilaw niya palaging nandyan. So yung power na lang yung naka-ilaw dyan, guys, yung green. So pag open natin ng bulb ulit, andar siya ulit, guys. Dito buo natin. Ayun. So yun na, okay na siya dyan. So hindi ko natatanggalin yan. Dyan na yan, guys, para may protection naman yung electric motor ng ating water pump. So kasi minsan nag-lock off yung foot bulb. So yun, yun yung time na magtatrabaho yung ating APC. So APC na yung bahala pag nagkaganyan din, nagkaganon yung mangyayari dito, guys. Ayun, saya tayo, guys, at gumana. Yes, okay na siya, guys. So ngayon, dito lang siguro nung yung video natin, guys. So yun, guys, okay na dito, guys. Masaya tayo, guys, at gumana itong ating APC. So yun, maraming salamat sa inyong panonood, guys. So itong APC nga, guys, yung makikita niyo sa video na nakaraan natin, ito yung APC na hindi gumagana doon sa ating customer. Kaya pinalitan natin yung nandoon, yung bago, at pinala natin dito sa ating bahay ito. Hindi gumagana, kaya inubukan natin dito sa ating water pump at sinore natin ano yung dahilan niya. So tinanggal ko siya, guys. Yan nga yung kanyang check valve sa loob.
dumikit masyado, hindi siya lumalaw. So walang function guys. Kaya yun, tinanggal ko, tapos pagkatanggal niya, saka natin dito kinabit at pinisting. So yun, okay naman pala guys. Ang problema. So yun, tumana na siya. So lahat ng katangian niya ay pinisting natin. So yun, ay gumana. Hanggang dito lang muna itong video guys. Maraming salamat sa iyong panonood. Sa mga bagong nag-subscribe dyan, maraming salamat sa inyo guys. Sa iyong tiwala sa aking channel. At lalo na sa mga laging sumusuporta dyan. Maraming salamat sa iyong palaging dyan guys. At yung tiwala sa aking Muntik channel guys. Okay. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.